Yesu Kristo po may nanait sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagbibag sa Diyos niyang bayan. Nagpupuri mga hinirang, masayang nagpiriwang. Magalang talong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging iyong katuwang ang sambayanan mo sa pagganap sa kaligtasan. Ipagkaloob mong lagi naming ikagalak ang muling pagkabuhay ng giliw mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang Hudyong taga-Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating sina Silas at Timoteo mula sa Macedonia, iniukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatuo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niyang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, kasalanan ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon'y tutungo ako sa mga hintil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisyo Husto,
isang taong may takot sa Diyos, karating ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Kurintong nakikinig kay Pablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Magsitayo na po ang lahat. Balik akong talaga magdudulot ng ligaya. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikitang muli." Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinasabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli. Sabi pa niya ay, "Sapagkat ako'y paroroon sa Ama." Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, "Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikitang uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan."
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig nating muli ang pahayag na pamamaalam ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Sinabi niyang, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at paroroon ako sa Ama. At alam po ninyo, hindi agad ito maunawaan ng mga alagad. Sa kapanahunan ni Jesus, mahirap para sa kanilang unawain ang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ng Panginoon. Dahil bago sa Jesus, wala pang isang taong nabuhay at nakaakyat sa langit. Si Jesus Nazareno, ang kauna-unahang nabuhay sa mga patay at ang pinakaunang nakaakyat sa langit. Kaya nga yung muling pagkabuhay na konsepto, yung pag-akyat sa langit, talaga namang mahirap maunawaan para sa mga disipulo at alagad ni Jesus Nazareno. Isa pa, masaya sila sa piling ng ating poon. Punong-puno sila ng kalakasan kapag kasama nila si Jesus Nazareno. Kaya nga para sa kanila, mahirap yung pagkakataong mapapahiwalay na sila sa kanilang pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya naman kung inyong mapapansin mula nung Lunes, panay-panay na ang paghahabilin ng ating Panginoon. Palagi naman niyang sinasabi, huwag kayong matatakot, huwag kayong mangangamba, sapagkat may kahalili na ako'y isusugo para sa inyo. At ang kahalilang ito ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu na siyang kasakasama natin sa ating kasalukuyang panahon. Kaunting panahon na lamang, hindi ito maintindihan ng mga disipulo. Kaunting panahon na lamang at ang kaluwalhatian at planong kaligtasan ng Diyos ay maisa sa katuparan sa sanlibutan. Kung ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang nagsasabing ito sa konteksto ng ating panahon ngayon, para bang sinasabi ni Jesus Nazareno sa atin, mga kapatid at mga kadiboto, kaunting panahon na lamang at ikaw ay gagaling din sa lahat ng iyong mga sakit at karamdaman sa buhay. Kaunting panahon na lamang at ikaw ay makakalaya din sa pagkakaalipin mo sa mga bisyo, sa alak, sa sugal. Kaunting panahon na lamang, hindi magtatanggal at makakamit mo na rin ang katarungan na iyong hinahanap. Kaunting panahon na lamang,
at makakalaya ka na rin sa mga kalupitan at kahirapan na iyong nararamdaman sa araw-araw. Kaunting panahon na lamang at giginhawa din ang iyong pamumuhay. Kaunting panahon na lamang at makakamit mo rin ang lahat ng iyong mga pangarap sa buhay. Kaunting panahon na lamang, makakapasa ka na rin sa iyong board examination at sa iyong mga pagsusulit. Kaunting panahon na lamang, ikaw ay lalaya din. Kaunting panahon na lamang, kaunting panahon na lamang. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, maganda rin pong pagnilayan at itanong natin sa ating mga sarili. Paano kung sakaling may kaunting panahon na lang din tayo dito sa lupa? Paano natin gugugulin ang bawat araw? Paano kung kaunting panahon na lamang at tayo ay tatawagin na ng Diyos sa kanyang kaharian? Kagaya din ba tayo ni Jesus Nazareno, nagugugulin ang bawat oras, ang bawat minuto, at ang bawat sandali na punong-puno ng pag-asa, pananampalataya, at pagmamahal? Mga kapatid kay Kristo, naway pahalagahan po natin ang bawat araw sa ating buhay. Naway ang bawat nating gagawin, maialay natin para sa higit na kaluwalhatian at ikakadakila ng ating Panginoon. Naway ang bawat sandali maging inspirasyon upang lalo tayong sumampalataya sa kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan, wag na wag po nating sasayangin ang bawat sandali ng ating buhay. Isuko at ialay natin ang lahat sa atin para kay Jesus Nazareno. Kaunting panahon na lamang. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahandog sa atin ng Diyos ang kanyang lakas sa mga panahon ng pangangailangan. Idalangin natin na lagi tayong umasa sa Kanya. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, o Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, o Panginoon. Ang simbahan, naway buong tapang na magpatotoo at walang takot na magpahayag ng mensahe ni Kristo sa mundo. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, o Panginoon. Ang mga nabubuhay sa pangulilya at dalamhati, naway makaranas na makapagpapaginhawang presensya ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, o Panginoon. Ang mga nalulungkot o namimighati, naway makaunawa sa tunay na kahalagahan ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, o Panginoon. Sa kanilang kahinaan, naway matuklasan ng mga may sakit at may kapansanan ang lakas ni Kristong muling nabuhay.
Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ang mga yumaon ng tapat sa Panginoon, naway makatagpo ang manunubos na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto nating nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, gayon din po sa mga anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapatid at kadiboto nating naghahanda para sa kanilang board examinations at mga final examination, gayon din ang mga kadiboto nating walang makain at nagugutom, ang mga pamilyang naghihirap at naghihikaho sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong kagalakan ang aming kalungkutan, O Panginoon. Ama naming puspos ng kabutihan at pag-ibig, tunghayan niyo po nang may habag ang iyong bayan dahil sa kanilang mga pagkukulang. Tulungan mo sila sa mga hinaharap nilang pagsubok at hayaan mong lukuban sila ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kailan pa man di mawawala.
pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay, kailanpaman huwag mabahala. Pagkat kapiling ako tuwi na, kahit anong dilim, anong lagim nang tatahakin, kayo'y aalagaan, kagabayan, kailanpaman, kailanpaman, di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay, kailanpaman huwag mabahala. Pagkat kapiling ako tuwi na, kailanpaman di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay, kailanpaman huwag mabahala. Pagkat kapiling ako tuwi na, announcement, mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas bilang bungang masagana nang dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus
Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panahamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati panahamin.